paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang na-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang pagtatayo ng lodging facility para sa mga Pilipinong sundalo at manging isda sa Iyungin Shoal. Sa ilalim ng House Bill 9011 ni Party List Representative Wilbert Lee, ang mga nasabing shelter ay magsisilbing proteksyon ng Filipino fishermen laban sa foreign military harassment. Magiging pahingahan rin ang lugar kung saan maaari silang makakuha ng gamit, supplies at pangangailangan sa komunikasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bagamat dadaan pa ito sa masusing pagpaplano ng mga ahensya ng gobyerno, nakahanda silang tumulong sa konstruksyon nito. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Aabot sa 100 million pesos ang initial na pondo na isinulong ng ilang mambabata sa ilalim ng 2024 budget. Partikular na gagamitin ang pondo na ito sa pagtatayo ng istruktura sa Iyungin Shoal. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Iyungin. Samantala, iginiit ng AFP na walang nilalabag ang Pilipinas na anumang batas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Sa halip ayon sa AFP, ang China ang malinaw na may nilalabag sa kanilang patuloy na pambubuli sa rehiyon. Sinusunod po natin ang batas, hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag. Tulad po ng kanilang ginagawa, nagkakanak sila ng shadowing, nagkakanak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Patuloy rin ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa at pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa anumang maritime disputes sa South China Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.